Ang isang guru ay dumadaan sa tatlong magkakaibang mag-aaral kasama ang kanilang mga karanasan sa post-traumatic na kumikislap sa bawat mag-aaral na nadaanan niya. Kamusta, bata? Kasi... Bakit? Halika, pag-usapan natin yan. Kamusta ka? Ano pangalan mo? Oh, late ka na naman. Upo ka. Tinatalakay namin ngayon ang mga bahagi ng pananalita. Bilisan mo, Kit. Wala na tayong oras dito. Upo, alam. Labas mo ang iyong kamay. Ngayon, labas! Alam mo na ang nagiging parusa ng mga estudyanteng hindi nakakasagot sa klase ko. Ngayon, itaas ang kamay at baba. Saan matuto ka sa iyong ginawa ng iyan? Okay, class, draw a sun in your notebook if the sentence gives a command. Okay, Giselle, pasok. So ngayon, class, alam nyo na ang nangyayari kapag di nakakasagot sa klase ko at nalilate parate. So, class dismiss. Paalam, bata. Pagkatapos ng klase, ang guro ay patuloy na naglalakad at nakasulubong ang isa pang mag-aaral na may masamang karanasan ngunit hindi ito gaanong masama kaysa sa naunang mag-aaral. Oh, ikaw. Ano naman ang nangyari sa'yo? Kasi ganito po yun, sir. Pakitawag na si Joy. Gusto siyang makita ng coach niya sa TV Broad. Ah, yes, ma'am. Sige po, ma'am. Sige, salamat. Hey, Joy! Oh, Joy, ikaw pala yan. Narinig ko na napabuti mo na ang iyong kasanayan sa pag-edit ng pahayagan. Opo, coach. Bakit hindi ka sumali sa aming club at kunin ang aming pangalan ng aming paaralan at aming lungsod? Paumanhin po, sir. Meron pa po naiwang takdang aralin. Siguro sa susunod na taon. Ay, Joy! Ano ba yan, Joy? Tila may isang bagay na sumasakop sa iyong isipan na nagkakaroon ng ganitong uri ng mga tala. Mga problema sa pamilya at sa takdang aralin ng sabay. Paumanhin po, sir. Sa huling klase, kung hindi mo mapapanatili ang iyong mga marka, tiyak na makakabalik ka sa taong ito. Opo, sir. Ah, ganun ba, bata? Sa pagpapatuloy ng paglalakad ng guro,
Nabangga niya ang isang mag-aaral at nadulas ito. Kahit ganun pa man, naging mabuti na ang mga pasilidad ng silid-aralan at dumami din ang gustong pumasok na kabataan. At nagkaroon din ng guidance office para may kausapin yung mga mag-aaral na may problemang dinadala. At yung tatlong mag-aaral, napabuti na rin ang kanilang buhay at nalagpasan yung kanilang masama na nakaraan.